The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "When the Advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of Truth who proceeds from the Father, he will testify to me. And you also testify, because you have been with me from the beginning. I have told you this so that you may not fall away. They will expel you from the synagogues. In fact, the hour is coming when everyone who kills you will think he is offering worship to God. They will do this because they have not known either the Father or me. I have told you this so that when their hour comes, you may remember that I told you." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sometimes when we are distressed or we are besieged with problem, we doubt the very own faith we have. And someone said, "You can do so little with faith." And I said, "Yeah, that's true, but you can do nothing without it. You can do so little with faith. Yes, it's true. But you can do nothing without it." I wake up this morning reading a beautiful message of a 95-year-old woman who fully recovered from COVID. 95-year-old. My dear friends, my brothers and sisters, without faith, you can do nothing. You can entertain all doubts. You can even question God. But they say there are only two handles in the doors that you will be opening. The handle that encourages you, or the handle that perhaps lead you to self-pity. Without faith, there is no victory. Sometimes when we are overwhelmed, we forget how blessed we are. Naalala ko, when my father was in the ICU before he passed away, I was crying in the chapel of the hospital. I was crying. I did not question God. Of course, pag meron talaga may sakit, naghahalo ang kalooban mo. Hindi mo alam kung ipapakuha mo na, kung pagagalingin mo, pag nakikita mo naghihirap doon, naka-intubate, ano po. Sasabihin mo lang, "Lord, kunin mo na lang, huwag mo nang pahirapan pa." Pero pag ikaw naman ay nagdadasa, sasabihin mo, "Lord, dagdagan mo naman ang buhay." Ano? Ganon talaga. Tapos, sabi ng mga kapatid ko, "I-anoint mo si Papa." Ano? I-anoint mo. And with that thought, I was trying to call some brother priest. Some brother priest. Baka pwede ka mag-anoint. Baka paano. Sabi, "Wala ako ngayon dyan." Ano pa? Tapos, sabi ko, "Wala akong makuha mag-anoint." Sabi, Ba't hindi ikaw? Nakalimutan kong pari ako. No? Pag ikaw ay nando sa gitna ng problema, pagka misa nakakalimutan mo na ikaw yung pari. Di po ba? Nakakalimutan mo.
Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga ano pong sinasabi sa mga pagbasa? Ang Diyos ay magpapadala ng kanyang katulong upang ipaalala. Ipaalala. Hindi nakakalimot ang Diyos. Ang tao ang palaging nakakalimot. Pag masayang masaya tayo, nakakalimutan natin ang Diyos. Pag tayo may problema, problema din, nakakalimutan din natin ang Diyos. Masyado tayong malilimutin. Masyado tayong malilimutin. Kaya yung mga iba, feeling nila pag sila'y gumagawa ng kasalanan, feeling nila ginagawa nila yon para sa Diyos. Sapagkat nakakalimutan natin na merong standard, merong minimum, merong way of life, merong inaasahan ang Diyos sa atin. Huwag tayong nakakalimot. Kaya nga ano sabi nila, gratitude is the memory of the heart. Gratitude is the memory of the heart. Hindi lang yung ikaw ay nagpapasalamat. Lord, thank you. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo, huwag na huwag mo yung kakalimutan. Sapagkat ang buhay ay sadyang ganito. Minsan maayos, minsan hindi. Lalong-lalo na pag tayo nagkakaedad, hindi na natin nagagawa ang dati nating gustong gawin. Nawawala na yung mga dati mong kaibigan. Hindi ka na makasabay sa mga tao sa kasalukuyan, di po ba? Kaya nga mahirap din masyadong mahaba ang buhay. Patay na lahat ng kaibigan mo, ikaw na lang ang buhay. Ano po? Wala ka na kakwentuhan. Hindi na sila makarelate sa iyo, hindi ka na rin makarelate sa kanila. Ganun talaga eh. That's why our goal is not simply to live long, but to live well. But regardless of the number of years we have here on earth, you never forget how much you are blessed. You should never forget how much you are blessed. Gratitude is the memory of the heart. And if you have forgotten, ask the Lord, Lord, please remind me. Remind me. Help me not to forget. Amen. Marami na naman po ang nagme-message. Ano po? Father, bakit wala kaming notification? Ano po? Ay, ipapakita ko lang ho sa inyo para tayo po ay hindi nag-ano. Yung pong inyong ngayon, nanonood yung mga nanonood, ano po? Ay, nakalagay po doon, mayroong bell doon, may bell, yun, may bell, ano po? Ha? Pindutin nyo po yan, pindutin. Para kayo po ay baka, kasi baka lumang ano po yung, hindi ko alam eh. Yung iba nawawala daw talaga eh. Pindutin nyo po yun at makikita nyo po yung iba't ibang notification. Ano po? Pindutin nyo po at you push, nakalagay doon, all live notification. Ano po? You push. At saka yung huwag nyong kakalimutin yung nasa ibaba. I-push nyo yung follow. Follow. Ano po? Again, kung kayo po ay nanonood ng miss, ano po? You push the bell. I'm sure bell lang ang, kung ano man nakalagay dyan. When you push it, you will see all notification. Meron pong suggestion, merong no live, but you push all live notification so that hindi ho kayo nag-aalala. At dun sa ibaba, may nakalagay na follow. Ano po? Please push that. Please push. Ha? Titingnan ko ha. Dapat dumami yung number ng follow. Ano po? Dapat dumami. Anyway, huwag kayo ma-stress. Nandito lang kami. Ano po? Baka wala lang kayo signal. Ano? So, maraming salamat po muli. Ang aming walang humpay na pasasalamat sa inyong love offerings, sa inyong tulong sa ating isang kanin, isang ulam. Nung minsan, meron pong taga-ibang sekta. Ano po? They are not Catholics.
but they also give food para sa mga street dwellers dito sa harapan ng simbahan sa Tagiliran. Ano pa? You are welcome. You are welcome. Huwag niyong kakalimutan yan. Ang sabi ng Diyos, pakainin na nagugutom. Anyway, going back to what I've said, I cannot question your belief with regard to faith, saying you can do so little with faith. But truly I say to you, without faith you can do nothing. Sometimes we forget how blessed we are. That's why we have to be grateful. Gratitude is not only the secret of a happy life, it is also the memory of the heart. The memory of the heart. Huwag nakakalimot. And I always push this, that you must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.